So paano nga ba mag-combine ng iba't ibang photograph sa isang canvas na gagawin nating portrait, no? Sa noong unang panahon, sa araw ng mga Kastila, ang ginagawa nila ay ganito. Maghahanap ka ng isang reference photograph. Yun ang center ng magiging portrait mo sa canvas, ano? So yun, halimbawa, ito, siya ang gagawin nating center or anchor, no? Yung doon tayo babase sa lahat natin, ipagdidikit natin lahat doon, no? So meron tayo dito apat na pictures, yung isa sa bata. Maliit yung picture niya. Meron tayong picture sa alien tsaka kay Manong. Medyo malaki kaysa kay Mama, no? So paano natin i-fit 'yon sa traditional style kung wala tayong Photoshop, ganun. Mga printouts lang o kaya yung actual na photograph lang tayo meron, no? So ang gagawin mo, hanap ka ng isa, diba, si Mama. Tapos kung saan mo ano yung head size ang babasihan mo. So hanapin mo yung head size ni Mama, no? Tapos siguro si Manong medyo may kalakihan yung ulo niya, pero sige na lang. Tapos ito, gagawa natin ng grid to, no? Bawa, dito meron tayong 4x5, no, na size ng grid. Huwag muna natin ituloy dito, no? Hanapin muna natin kung ilang centimeters ang kailanganin natin dito para kay Manong, para makagawa din tayo ng 4x5. Ganun din. So iba't ibang centimeters 'yan, 'di ba? Iba't iba. Dito rin sa alien, ganun din. Yung ulo lang, no? Ang kukunin natin muna. 'Yan. Kay baby naman, ganun din. 4x5 din. Tapos, paggawa na natin ng grid, halimbawa, sabihin natin 30 centimeters, no? Kasi ano natin yan eh, estimate. Halimbawa, may A3 tayo, ganun. Estimate na lang natin, no? Kung ilang squares ba yan pag dinagdikit natin lahat yan. Halimbawa, lagyan natin ng tag-iisang, ano, tag-iisang space, no? Tapos ganito yung alignment, no? So, alam natin na may 4, 4, 4, that is 12, no? Plus 2 spaces, kasi pagdidikit natin yan, eh, no? Tapos ganito din yung alignment. Tapos papareha na yung laki ng ulo nila. Mag-count na tayo dito, no? Kung ilang magagawa natin. Ilang centimeters ang kailangan natin kung gagawa tayo ng buo dito. Yung length dyan, i-divide natin by 12, 14, no? 14 squares. So, ilan ba yan? Centimeters yan, no? Hatiin natin sa 14 squares yan. Tapos, check natin, kasi dito, ano eh, 5, no? Kay Mama, 5. Tapos may space. Halimbawa, sali natin yung katawan na ni Mama, no? Alam na natin yung horizontal, no? Horizontal spacing. Ngayon, yung vertical spacing naman ang hanapin natin. So, 5. Kay Mama, may 6 siya. Kasi hanggang liig.
Tapos isasali natin yung ulo ng alien sa baba, no? Ni Mama. May space naman yun dyan. So ilan ba yan? 6. Tapos may 6 din dito. Sasali natin yung konti yung leeg ng alien. 7. No? 7 sa kanya, 6 kay Mama. Tapos ipagdidikit natin yan mamaya, no? So hanapin natin. So 6 plus 7 equals 13. No? So hanap natin dito 13. Magkasya kaya yung measurement natin dito pag ginawa natin squaring dito? Kaabot ba ng 13 yan? So tingin ko hindi, no? So ibahin natin yung ano, orientation, ganun. Mahirap siya, no? Lalo na pag ganito, iba-iba yung, halimbawa, iba-iba yung size, no? Kaya kay kuya dito. So alam natin na mas malaki ito sa, ngayon, sa reference natin. Pag tinignan natin, yung kay kuya, mas malaki yung square niya kaysa kay mama. Ano? Pero, pag guhit natin yan dito, sa ano natin ngayon, pares na yung square nila. Diba? So, magpaparehas na yung laki ng ulo nila. Liliit yan. Pag drawing natin dito, liliit yan. No? Yung kay baby naman, eh, kailangan pa nating itugma sa laki ng ulo ni mami. No? So, alam natin na yung picture na to maliit. Tapos, pag binasi lang natin dito, tapos, drawing natin si baby dito sa ganung laki din ng square, lalaki din yung ulo ni baby, no? Parehas na sa ulo ni mami yung ulo ni baby. So instead of gagamit na natin ng ganitong kalaki kay baby, liliitin natin sa kanya. Halimbawa, yung size ng spaces natin dito is 3 cm or 30 mm. Halimbawa kay baby ano lang, 20. Yan, 20 mm lang kay baby. Kaya liliit yan dito. Maliit yung squares niya. So, paglaki, imbis na kapareho kay mama, mas maliit kay mama konti sa kanya. No? 1/3 size. No? So, ganun. Pag traditional, mahirap. Kaya, digital na tayo ngayon. No? So, paano yan? Halimbawa, meron tayong picture ni Marian. Black and white na picture ni Bitoy. Saka yung picture ni, ewan ko anong pangalan niya. So, halimbawa, nag-request sila, A3. Kawa tayo A3. Kawa ka rin ng A3. No? Tapos, mamaya na natin planuhin, no? Kung ano ang magandang itsura niyan, no? So sa ngayon, i-ano muna natin. Dali. Yan. Wala pa lang cursor yung kanina. So ano? Meron kasi picture minsan na halimbawa family picture 'yon, tapos gusto niya 'yon ang gamitin, no? Marami sila doon. Tapos pag mahirap kasi pag yun ang kinopya natin agad dito sa ano natin, sa canvas natin, ano. Dali. Yan ka. Tapos dito tayo magka-cut. Mahirap. So dito muna natin i-cut sa source, no? Tapos nakalock to. Ganon din naman sa medibang tsaka sa paint tool side. Ganon din ang mga methods, no? So, dito na lang tayo sa Photoshop. Kung wala kang Photoshop, mag-download ka na. Yung lumang Photoshop lang, huwag na yung mga bago. So, i-duplicate lang natin to. Right click, duplicate layer. Para ma-edit natin siya. Tapos, ito, itabunan na natin. Mag-add layer tayo, tapos fill natin siya. Diba, fill natin ng green lang muna.
para kitang-kita natin yung ano pag nagbura tayo, no? Pwede natin gamitin yung mga lasso tool, yung mga ganon. Pero pwede rin bura na. No? Burain mo na lang. Para madali. Pero pag malaki yung picture, usually, pag meron akong nagawa niyan eh. Malaki yung picture nila. Tapos, eh, madami sila doon. Kaya, ginamit ko yung lasso. No? Para makuha yung picture. So, ayan. Delete na, no? I-copy na natin yan. So, gamitin natin yung one tool. Dito tayo. Select. Yan. Shift, select. Yan. So, select, inverse. Para makuha natin yung mukha niya. So, edit, copy. Okay? Tapos dito, paste na natin. Edit, paste. Yan. Minsan, pag malaki yung source ng picture natin, malaki siya. No? So, ang advice doon is i-fit lang siya. No? Pag ano mo, pag scale mo sa kanya, i-fit mo lang siya sa buong picture. Ganun. No? Mamaya na natin, ano yan, i-adjust. No? So, doon naman tayo kay Bitoy. Ganun din. Right click, duplicate layer. Tapos, click natin uli yung background. Add tayo ng layer. Fill naman natin ng green. Yan. Tapos, delete na naman natin. So, dito, gamitin natin yung lasso natin, no? So, press Alt. Puntok-puntok ka lang. Alt. Huwag mong i-release yung Alt muna. Ha? Yung Alt key. Hindi ko alam sa Apple kasi wala akong Macintosh. Pero, ganun din naman eh. Okay. Yan. Extend natin. Yan. Tapos, select. Inverse. Delete. Control D. Ay, baliktad. Huwag muna. Delete muna. Tapos select. Inverse. Press shift kung may mga ganito. Alt pala. So, magiging minus yan eh. Pag alt. So, edit. Copy. Paste. Tapos, palakihin na naman natin. Huwag na. Huwag mo na palakihin. Pamaya na. Yung babae naman. Ganun din. Duplicate layer. Add tayo ng new layer below. Fill natin siya. Tapos, mag-delete na tayo dito. Karoon na rin. Gamitin na natin yung technique. Lit. Select inverse, edit, copy, paste, edit, paste. Pwede control V. Yan. So meron na tayo, no? Bago muna natin yung mukha ni Marian. Tapos, scale natin sila. Pare-pareha yung laki ng ulo nila. Select ko yung mukha ni yung layer ni Bitoy. Tapos scale. Hanapin ko yung parang pagka ano sila. Kapareha sila ng laki ng ulo. Siguro mas maliit sa kanya yan kasi babae. So sa mata natin parehas, no? Siguro maliit na babae. Pero sa ngipin. Merkana yan eh.
So siguro ayun, tama na yun. Si Kamarian naman, ita natin, edit transform scale, shift, no? I-press mo yung shift para hindi siya mag-iba yung ano niya, yung dimensions niya. Yan. Sabihin natin, palabas to, no? Eh, si Bitoy yung ano, si Bitoy ang main actor, tapos may dalang babae siya, si Marian at saka itong isa. Ay, mahirap eh. So dito, so mas maigi buo yung ulo nila, ano? Kasi ito hindi. Ayan. I-arrange mo lang nang sa mahanap mo yung gusto mo layout. Pakihan natin yung kay Bitoy. Scale. Yan. Halimbawa, ganun na yan, no? Problema, hindi black and white yung sa dalang babae. So, gagawin natin silang black and white din. Gagawin natin dyan, dito tayo sa una, no? Ito tayo eh, sa layer ng babae, no? Dagdag tayo ng bagong layer, tapos iset natin yung mode niya ng layer to saturation. Ayan, no? Select natin yung bucket tool, tsaka select natin yung black, tapos i-fill natin. Ayan, so nag-black and white na siya. Pero hindi pareha, no? Yung values nila. Ito, malabo. Kay Bitoy, medyo dark. No? So, dagdagan natin yan ng layer, adjustment layer, levels. Okay? So, ulit, kung ano yung baba nito, siya lang ang maapektuhan. No? Hindi muna natin isali yung kay Marian. So, hanapin natin yung tamang values. Yung highlights, yung midtones, saka yung shadows. Kasi Amerikana siya. Hanapin natin siguro sa mata o sa occlusion natin ni Hawik. Siguro okay na yun, no? Tapos layer, merge down layer, unahin natin yung black, no? Control E, tapos okay, sandali. Oo nga, Control E, tapos ito, Control E. Yan. So, Kamarian na naman tayo, no? Huwag muna natin pansinin sa babae. Sa layer, a-add tayo ng layer, fill natin ng black, set natin sa saturation. Yan. Tapos, layer na naman, new adjustment layer, levels. Yan. So, hanapin na naman natin yung midtones niya. Maganda ang midtones yung may dimension. Huwag mo munang tignan yun sa babae para hindi ka malito. So, hanapin natin yung medyo may hugis yung mukha niya. Kasi pag ganito, flat eh. No? Hanapin natin. Yan. So, ayan. Ulit. Click natin yung black. Control E. Tapos, Control E. Ngayon, nawala yung babae. No? So, okay lang yan.
Gamitin na naman natin yung lasso natin. Lupitin lang natin. Si Marian. Select inverse. Delete. Ayan. So dito, ganoon din. Select, inverse, delete. Yan. So ngayon, kulang natin, design na lang. Kailangan natin gawa ng design yung ano natin, drawing. No. Para mag-merge siya na maganda. So pwede gamitan natin ng eraser at low opacity. Tapos malambot. Soft, no? Pang hard. Lakihan natin yung brush natin. Tapos, na kay Marian tayo ngayon. Magsimula na tayo mag-delete. Ayan. Naglalag ako. Naglalag. Naglalag siya. Simulan natin mag-erase. Ayan. So, ikaw na bahala, no? Sa pag-design mo, anong gusto mong design? Background, pwede ka rin mag-experiment ng backgrounds dito. Ano magandang background? Siguro meron naman online eh. Hindi pa ako nakahanap. Pero meron yan. Halimbawa, gawa tayo ng background, gray lang muna, mid-gray tayo, yan, tapos lagyan natin ng, diba, sketch-sketch lang tayo dito, hanap tayo ng brush, siguro ito, okay na ito by texture, try natin ito. So, babahan natin yung opacity natin para maganda naman. Yan. So, ikaw na bahala, no? Pagdating dyan, mahirap nang ituro yan kasi practice yan, eh. At ako, hindi ako nakapag-practice ng ganyan. Si Kuya Bin yata magaling sa ganyan, no? So, ganun lang. Ganun siya kadali, no? Yung mga tips ko lang is kung maaari, no? Maghanap tayo ng mga sa picture, no? Sa mga photo reference natin na ano siya, yung kumbaga yung lighting ng mga ano ng portrait bagay. Bagay sa isa't isa. So, meron akong ginawa sa para sa sister ko. Sandali ha. Hanapin ko. Hindi ko pa natapos to eh. Meron akong ginawa para sa kanila. Na ano. Mamaya na. Baka may makita pa kayong makasalanan dito eh. Ayan. May mga religious pa naman tayo mga ano, kakilala dyan. Diba? Ganyan, no? Swatch lang natin konti. So, at least, may idea ka na. May idea na tayo. So, pwede na natin ipaprint yan. O kaya, ano ba paraan mo
Medyo malaki ulo ni Marian. So, alitan natin. Miss Rivera. Yeah. Rivera pa ba siya ngayon? Parang hindi na yun. So, ayan. So, finally, pwede na tayo magdagdag ng additional final layer para dun tayo, gawa natin mga effects. Ikaw na bahala. Pwede text. Pwede mong gawa ng mga konting lighting dyan. Baguhin mo yung lighting. Black lang to ha. Tapos gawin natin multiply lang. Yeah. Para medyo unified naman sila. No? Sabihin natin yung ilaw na sa gitna. Multiply lang natin yan. Ayan. Pangit eh. So, ibahin natin. Napaka perfectionist nyo pa naman. Ayaw nyo nga mag-trace eh. Kasi talaga gusto mahirap. No comment. Pero, discarte lang yan. So, ayan. So, ganun lang, no? Paraan lang yan. At discarte. Bahay natin yung ilaw niya. Pangit. So, it's gonna take some time para gumawa ng ganito. Pero, sulit din yun. No? So, meron ka ng ganito portrait. Profile. Pwede mo na siyang pag-practisan. May ruler dyan. Ruler ba yan? Guides? Show ruler. Yeah. So, ganun. Dali lang. So, sa Medibang, tinignan ko kasi, ganun lang din eh. Ganito lang din. Walang pinag-iba. Yan, naisip ko. Dito na lang kasi yung Medibang medyo mahina. Pero, libre yun. No? Maraming ads sa pagpasok mo. Pagpasok lang. Pwede mo iset sa multiply yan tapos laruan mo yung yung opacity niya. Makita mo yung effects. Ganito, dito din yung multiply. Pwede natin yung tanggalin. Pwede natin balik konti. Ito, pwede natin galaw siya. Tapos pag-drawing mo nito, siyempre, sisiguraduhin mo na nawala ito, no? Mga puti-puti. Hindi ko na buburahin kasi hindi natin makita eh. Pag-drawing natin, mas maganda, kita natin. Tapos doon na sa drawing natin laruin, no? Kung gusto natin mangyari, no? So, yan lang. At sana makatulong nito. Madali lang to. Pero wala akong alam sa Android eh. Tapos, sigurado mahirap yun. Sa Android kasi, finger lang gamitin mo. Mahirap yun. So, dito na lang sa PC or sa internet cafe, madali lang. 30 minutes, ganun, tapos ka na. So, ipaprint mo na rin doon. Tsaka, yun na yun. So, sige, sana nakatulong at ka na bahala. No? Sige.